Bayan, ayon po sa MMDA o Metro Manila Development Authority, mahigit sa 65,000 katao ang nahuling nag-jaywalking, yung tumatawid ba sa maling tawiran noong nakaraang taon lamang. Meron pong kasalukuyang regulasyon at mga plano ng MMDA para lutasin o inaasahang lulutas sa problemang ito. Pero bakit nga ba hindi matututo ang ating mga kababayan sa panganib ng jaywalking? Yan ang pinatrol ng KSP, Kabayan Special Patrol. Nakipagtalo pa si Mara Bata sa MMDA nang mahuli siyang nag-jaywalking. Wala ka naman yung jipa? Kahit wala akong jipa, sinabi walang tawiran, walang tawiran. Okay. Oo, tumutuloy na, tama ka na. Ilan pang tumatawid ang nahuli rin ng MMDA at halos iisa ang kanilang katwiran. Hindi naman ibinaba ng bus sa tamang babaan ang ilang pasahero sa may Ortigas, EDSA, kaya sila nahuling nag-jaywalking. Isa rito si Winolyn Dizon na galing ng Bataan. Dito po sa U-turn kasi po walang bantay doon. So sabi namin, bakit kami huliin? Dapat yung bus kasi wala kaming choice na mababaan kundi dito. Mga karaniwang manggagawa din ang nahuhuli sa jaywalking. May limandaan ka ba? Wala. Ano ba trabaho mo? Construction. Ha? Construction. Construction. Ako, isang araw din yun, ha? Ayon sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, mahigit 9,000 na ang nahuling nag-jaywalking simula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Sa ilalim ng MMDA Regulation No. 12-001, 200 piso o pagdalo sa isang seminar ang parusa sa mahuhuling nag-jaywalking. Pero parang hindi ito naging epektibo. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, noong 2013, nakapagtala ang MMDA ng mahigit sa 6,000 kaso ng aksidente sangkot ang mga tumatawid sa kalsada. Pinakamarami dito ang Quezon City. Anong pinakagrabing lugar? Yung malalapat po, meron tayong panahon noon na nung hindi pa natin ini-implement ito na maigting na 4 a day ang ating patay. Kaya nitong Agosto, ipinatupad na ng MMDA ang Metro Manila Council Resolution No. 14-13 na nagpapataw sa mahuhuling nag-jaywalking ng multang 500 piso na o kaya naman ay 3 oras na paglilinis ng estero. Kung meron silang pambayad, pwede po silang magbayad ngayon. Pero kung wala naman silang pambayad, maaaring within 7 days, pwede po silang magbayad kaya lang sa opisina. Nagtalaga rin ang anti-jaywalking unit o Red Boys ang MMDA para manghuli ng jaywalkers. Pero aminado ang MMDA na hindi sapat ang bilang ng mga ito. Ang napupuntahan ho lang natin, Guadalupe, EDSA Top, Ortigas, Monumento, area ng Bumaw. Ilang. Sa ibang lugar hindi natin na... Meron silang random. Git din ni Chairman Tolentino, imbes na mag-jaywalk, gamitin na lamang ang may 83 footbridges sa buong Metro Manila. Ang pinaka-busing footbridge sa buong Pilipinas, Bikutan Footbridge. Ang kine-cater po noon, halos kalahating milyon sa araw. Kung wala po yung footbridge na yon, at tayo ay meron lamang na zebra lane, katakot-takot na traffic po doon. Ang problema, ilan sa mga footbridge na ito ay hindi nagagamit katulad sa may Road 10. Sa may pier, ay bihira ho natawid doon. Talaga natawid na sila sa ilalim. Tataasan at saka masyado malayo. Meron naman mga footbridge na sadyang masikip na. Meron kasi mga ilang footbridges na bibigyan ng temporary ambulance permits ng mga lokal. Nitigitan lang ng LGU. So yun po yung kiniklear namin pero napakahirap. Plano ngayon ng MMDA na pagandahin ang kanilang mga footbridge para mahikayat ang publiko na gamitin ito. Meron na po tayong modelo sa Libis. Ipa-privatize po natin yung maintenance. Eh sila na po yung security guard.
may CR, sila na yung magbintayin, patay yung ilaw. Yung mga susunod pong mga footbridge na ipagkagawa ng DPWH sa road board, meron akong elevator. Eh, meron akong nakasample ata sa Commonwealth na nilalagyan na lang. Sa kabila ng mga hakbang ng pamahalaan, disiplina pa rin ang tanging kailangan para maiwasan ang anumang sakuna sa kalsada. Kita mo? Oo. Ayon po kay Chairman Tolentino, kung hindi pa rin mababawasan ang bilang ng mga pasaway na jaywalker, mapipilitan silang pagwalisin na lamang ng kalsada ang mga jaywalker sa mismong araw na sila'y mahuhuli. Mahirap lang doon pa ikay naka-high heel. Plano din ng ahensya na makapagpatayo ng 7 footbridges ngayong taon.